Last month, review natin yung Uno Digital Bank. And doon, shinare ko yung honest opinion ko. Kiriniticize ko yung design ng logo nila. For me, mukha siyang Instagram. Well, guess what? Binago nila yun. I'm not sure kung madami nag-criticize nung logo nila before, kaya pinalitan nila. And para sa akin, that was a good move from Uno team. And kudos dun sa bagong design. Ipapakita ko sa inyo yung bagong design ng application nila. Maya-maya. Yun, so konting summary. Naghahanap ako ng digital bank last month. Naka-receive ako ng email from Converge. So, bago nga to sa akin, Uno. Trinay ko siya. Wala naman mawawala. Yun nga, nag-create ako ng review para share ko sa inyo yung experience ko. So, yung video na yan, makikita nyo sa channel ko or ililink ko na lang sa description. Yung design nila dati ay itong logo na to, and then nag-update sila a couple of days ago, and then ito na yung bago nilang design. So kayo na yung bahalang umusga kung alin yung mas maganda sa dalawa. Para sa akin, mas gusto ko tong bagong design ng mobile app nila. So bukod sa design, pag-uusapan natin yung mga additional features. I-share ko sa inyo yung mobile application nila. Alright, so yan. Nakalagay na ako through Face ID. So, binago din nila yung UI interface nito. Sobrang layo nito kaysa nung una. Mas gustong-gustong-gusto ko tong itsura na ito ngayon. Mas madali siyang intindihin, tsaka mas malinis tingnan. Okay, sa taas, makikita nyo yung savings. Ito yung savings na meron ako ngayon, time deposit, and then loans. I think, hindi pa ito nai-introduce, pero hindi ko naman siya nare-recommend. So, wala akong pakialam sa loans. Tingnan nyo lang yung time deposit, and then savings. And then yung my name is nandito sa taas. And then my card, nandito. Yung physical card, wala pa silang available, pero soon ata pwede sila mag-provide ng debit card. Ako, hindi ko naman kailangan ng physical na debit card nito. Kasi hindi naman ako mag-request nun. And then ito, pagka pinindot nyo yung pinakagitna, yung may word na Uno, and dito yung option to send money, get money, pay bills, scan and pay. So sa add money, kung magpili kayo ng online banking, ang dalawang bank lang na tinatanggap niya, BPI saka Union. Ano ibig sabihin itong dalawa na to? Pagka Union Bank, yung meron kayo Union Bank or BPI, pag mag-transfer kayo ng pera from BPI or Union, papunta sa Uno Digital Bank ninyo, libre na yung libre na, hindi na kayo magbabayad ng kahit anong fees. Sa dalawang bank lang na to. Unfortunately, yun nga, di ba? Sa ako kasi yung main security bank, so hindi siya supported. So kailangan ko magbayad. So ang highlight ng video na to actually is yung Uno Boost nila at Uno Earn. Alright, so nagre-record na tayo ngayon. So once maka-login kayo dun sa application, makikita nyo dito sa taas time deposit. Andiyan yung total principal rate. And then dito, click nyo tong tailored for you. Tapos may dalawang option kayo makikita. Uno Boost, hashtag Uno Boost, saka hashtag Uno Earn. So before tayo mag-apply, tingnan natin muna kung ano yung pagkakaiba ng dalawa na to. So ipapaliwanag natin. Pag-usapan muna natin tong Uno Earn. Itong Uno Earn kasi, pag naglagay kayo ng pera, may lock-in period siya na 12 months to 24 months. Pero, mag-earn kayo ng monthly interest, like monthly dividends na tinatawag. So, pagka binuksan natin tong Uno Earn, for example, apply now. So, may option kayo kung 12 months or 24 months. Kunwari, mag-invest tayo ng 5,000, as low as 5,000 pesos. And then mag-invest tayo for 12 months. Ito na yung default dito eh. So makikita niyo dito yung payout, monthly payout na makukuha niyo, which is 27 pesos monthly sa 6.5 interest rate. That's for 5,000 pesos. So may makakuha kayong income every month. Pero hindi niyo pwedeng galawin yung ininvest niyo for 12 months. Pag ginalaw niyo yun, pwede nyo naman siyang kunin, pero magbabayad kayo ng early termination fee. Kaya i-suggest ko sa inyo, huwag nyo ilalagay dito yung emergency fund ninyo. Ilagay nyo lang yung savings na gusto nyo ilagay. And then, monthly, may makukuha kayo na income. Yun yung Uno Earn na tinatawag. Anong kaibahan nito sa Uno Boost? Ang Uno Boost, ito yung typical na time deposit. Naka-lock-in talaga kayo. So, for example, let's say, yan. May terms dito, right? 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, whatever. Yan yung terms hanggang 12 months. So, kunwari 3 months yung 5,000 ninyo. Ilagay nyo dyan, right? So, mag-earn siya ng 81 pesos after 3 months yung 5,000 ninyo. Sa kanyo siya pwedeng kunin.
6.5 interest rate. So ito, ito yung mga typical na time deposit talaga. So yun, yun lang naman yung kaibahan ng Uno Earn tsaka Uno Boost. Kumbaga dun sa Uno Earn, may dividends or may monthly interest payout kayong makukuha. Ito, kailangan nyong intayin yung, ito sa Uno Boost, kailangan nyong intayin yung maturity date. So para sa akin, nalin yung mas maganda sa dalawa na to. Actually, depende. Kung halimbawa naghahanap kayo ng extra income or monthly income, tapos may 500,000 kayong natutulog sa banko ninyo, sa savings account ninyo, hindi nyo naman siya nagagalaw, mas magandang ipasok nyo siya sa Uno Earn. Ipasok nyo siya for 1 year, tapos may monthly interest payout kayo makukuha. Actually, ngayong araw na to, nag-iisip ako kung alin yung, kung saan ko ilalagay yung pera ko. Uno Boost ba or Uno Earn? And may gagawin akong extra video after nito. Gusto ko kasing parang i-separate na lang. Mag-deposit tayo sa time deposit. So abangan ninyo yung video na yun. So yan lang muna yung update natin para sa Uno Digital Bank. If you have any question, comment down below. Tatry natin sagutin yan kung alam natin yung sagot. And also, live life with intention. You have a great day. Bye-bye.